Yo, what's up guys? Good morning, good morning, good morning, good morning. Right, so guys, for today's video, samahan nyo ako at magpapalit ako ng pyrotechnic doon sa labas ng bridge. At yun, papalitan natin ng bago kasi mag-expire na. So, papasok kami next week sa dry dock. Baka masilip to na yung aming pyrotechnic ay expire na pala. So ngayon, samahan nyo ko at ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magpalit. Alright? So ngayon, pakyat tayo, no? Dito tayo ngayon sa Holloway na kung saan ay dito yung accommodation ng mga rating. So ngayon, pakyat na ako dito. Yan. Dahil yung posisyon ng pyrotechnic natin nandun sa may bridge wings. So doon nakaposisyon yan guys, tingnan nyo yung. So ayan, napakyat na tayo, no? Tara, pakyat tayo. So yung luma ito guys, oh. Bali ito yung bago. Ito yung luma, tinanggal ko na, no. Dito yan nakakabit. Yan. Bali dito nakapwesto yan. Ayan yung bracket niya. Tapos may lubid yan na nakakabit dito sa life ring. Ayan, oh. So ayan yung kabuuan niya. Kabuuan ng life ring. Ngayon, ito yung tinatawag natin na pyrotechnic. So, ito ginagamit ito pag MOB, no? Halimbawa, yung may na maneuver board. Tapos, halimbawa, lulubog na yung barko. Automatic to lulutang. Kasi may ano siya, may buoyancer. At kasama na yung life ring. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-fix. Alright? So ayan na guys, tingnan nyo. Kagabit na natin, no? So pag naka-tihaya ito sa tubig, ganito ang position yan. Nihilaw siya. So magsisignal yan. Pag halimbawa, i-activate mo, magsisignal yan sa radar. Pagka halimbawa may dumaan na barko na naka-activate to sa dagat, magre-reflect yan doon sa radar nila. So ito yung bago, ito yung papalit natin. Yun, light buoy, self-ignition light. Yun, self-activating smoke signal. So, umuusok din to, no? Pagka nasa to, dagat siya, nakaganito. Ganitong position niya, tapos mag-iilaw-ilaw tong dalawa na to. Right, kayo din, kakabit na natin. Ayan, nakakabit na. Lagay natin yung lock sa dulo. So ngayon, nakalagay na yung lock sa dulo. Sunod natin gawin yung kanyang lubid na makukunik doon sa life ring. Alito yung lubid niya.
Oke, kita langsung guys. Kirain mo lang, ganyan. Tapos, tatali natin dito sa so dahil mahaba siya, kailangan natin taksiyan. Kailangan lang natin taksiyan konti. Masyado siyang mahaba. So ito yun na guys, connection lang natin no. Tapos i-connect na natin dito sa light brake. So ayan na install na natin no at ito yung itong luma ibabalik din natin doon sa baba. Ito yung luma spear. Ngayon ipapakita ko lang sa inyo yung ginawa natin no? So ayan yung ginawa natin, itong lupit nya dapat nakakonnect doon sa life ring natin dito, ito yung life ring nasa loob, nakakonnect yan. Tapos kailangan babalik din natin itong cap nya para ito ay pagre-release, pag once na nahugot lulutang yan sa dagat. Maglalabas yan ng usok no, tapos ganyan yung position niya. Ito naman nakakonnect dito sa life ring mo dito, para kung saan magpunta yung life ring mo doon din siya, makasama din siya no. So mag-activate yan, makikita yan sa mga limbawa may mga dumaan na barko, mag-activate doon sa kanilang radar scanner. So ngayon itong luma, itong luma babalik ulit natin doon sa baba. Yan, bababa ulit tayo. Yun no, tingnan nyo yung kuberta namin.
Guys, ito yung fire control room namin. Nakausahan ay dito namin nilalagay yung mga stock ng mga gamit ng sunog. Kagaya nito, mga fire extinguisher, yan yung mga nozzle, mga nozzle hose, yan. Lahat ng mga ginagamit namin, dito nakalagay yan. Yan yung ano namin, yung ginagamit namin na tawag nito yung sa fire extinguisher at saka yung sa vapor breathing apparatus. Ito yung mga emergency zone. Yan. So ito yung mga control, no? Pag once na may mga sunog, dito ka mag-operate. Fire pump, automatic fire pump, fire emergency. Ito yung fire emergency switch. Pag may sunog, pipindutin mo lang to, mag-a-alarma na lahat, mag-activate yung alarm. Yan. Ito naman sa fire pump. Pag pinindot mo ito, automatic yung tubig aakyat. So ito yung mga barbula na mag-release ng tubig doon sa ito, water separator. Si Otorom, yan, ito yung mga parbola at nagpa-release ka ng si Otorom. Yan, dito headlocker, generator, ito yung main cabinet engine room. Yan yung manual, pagka halimbawa nagsunog, i-identify mo kung saan patay yung sunog, pwede mong i-release yung CO2. So ngayon, kami na natin kasi yung email. Tapos na tayo magpalit ng fire aparato, no? Kung saan ay binalitan lang natin ng updated na bago na pyrotechnic. So ang gagawin na natin ngayon, proceed na naman tayo sa ating sunod na trabaho. Ang job order namin ngayon ay sa loob ng accommodation, mag-stripper kami ulit. So yun, abangan nyo yung mga next upload na video natin. At kung bago pa lang sa ating YouTube channel, paki-subscribe at paki-click yung icon button bell, no, para maging updated kayo sa ating mga next video na i-upload. So sa ating solid na mga supporter dyan, sa lahat ng mga OFW sa Hong Kong, Saudi, Singapore, sa lahat-lahat ng mga nagtatrabaho over the country. So, maraming salamat at mag-ingat tayong lahat. God bless and see you my next vlog. Bye-bye.
Cuk.